thousand other doorways open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes, and I wanna burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. Hi guys, andito na tayo sa Garin Farm in San Joaquin, Iloilo. So ito guys ang entrance nila. Ayan, papasok na tayo. Ito yung kanilang entrance fee. So dito tayo sa 150 pesos regular, 3 years old and up. So ito guys yung entrance. Golf cart ride entrance to pavilion, only 60 pesos. You're entering a farm. Please expect some foul odor. Ah, okay. Ah, kasi may mga ano siya. Mga ibon. May mga alaga silang bibe. Tapos dito guys, may mga alagang manok. So, yun. Kaya medyo mabaho. Dahil sa mga ipot. Malayo ba ito, Pat? Ha? Malayo ito? Bakit? Hindi, pagdating dyan sa dulo, anong meron? Paliko, sa left. Ah, liliko. And then? Yun na. Yun na yun? Oh. Yung parang may park na may lagoon? Okay. So, first time ko dito, guys. Pero si Pat, maraming beses na nakapunta dito. Kasi taga dito siya. Sa Iloilo. Ayun, may kambing, guys. Ayun, may mga kambing dun. Tapos ito, marami ulit na manok. Wow, ang ganda nito. Picture tayo dito mamaya pag pabalik. Guys, nandito tayo sa dulo. So, kakanan tayo. So, ito guys, yung ating nilakad. Yan, medyo malayo siya. Pero enjoy naman kasi maganda yung dadaanan nyo dahil dito sa kanilang mga vines of flowers. Yan, kung ayaw nyo naman maglakad, merong option, merong golf cart. Rent lang kayo, 60 pesos yung ride. Pero for me, mas maganda maglakad. Oo, ano yun, parang kainan. May pavilion doon. Yeah, ito yung kainan siya. Pat! Kainan yun? Kainan? Ah, may restaurant pala dito. Yan, dito na tayo sa tuktok. Pata ko lang inalakad natin pataas. Yan guys. Ay, mapagod. So, andito na tayo sa top. Pero hindi pa tayo yung pinakatuktok, guys. Ito pa lang yung entrance ng pilgrimage. Yung may hagdan. And pagdating niya sa dulo, ayan yung merong cross. Parang heaven. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care. So by the way guys, ito yung nakita nating pavilion kanina sa baba. So kainan nga siya. Restaurant. Andahan natin. Ito siya guys. Walang customer dito sa loob, pero may mga kumakain doon sa labas, sa part na yon. Maganda rin kasi yung view doon.
Pero tingnan natin tong part na to. Yun, ito guys yung lagoon nila dito. At ano yun? Accommodation yun? Ano yun, mga bahay-bahay? Pwede mag-stay? Ah, guys, meron pala sila dito mga accommodation din. Ayan. So kung gusto niyo mag-stay dito, pwede kayo mag-rent ng room. Tapos ayun guys, yung view ng dagat. Tapahan natin. Yun, ganda. So yun yung nilakad natin guys. Ayan, yung pababa na yan. Tapos yung straight na yun hanggang dun sa entrance. Tapos yung may mga bubong na yan, yung mga farm. Like ito, goat yan nakalagay. Kita ba yung goat? Ayan, goat. And then yung mga yun naman, yung may mga chicken kanina. So guys, nakakuha ko ng leaflets dito. So meron ako kasi nakikitang mga golf cart. So yung golf cart pala pwede mong i-rent. Halimbawa hindi mo kayang akyatin tong mataas na stairs na to. Kasi 480 steps yan. So syempre kung hindi mo na kaya, pwede kang mag golf cart. 150 pesos lang yung golf cart. Good for 3 persons na yon, back and forth. So just in case hindi mo lang kaya. Pero kung gusto mo naman akyatin, why not, 'di ba? Actually, yun din naman yung pinunta mo dito, 'di ba? Lalo na kapag pilgrimage season. So, maganda na ma-experience 'yan. So, akyatin na natin to guys. So, mababa siya guys sa ulo. Kailangan natin. Bawo ka, Bert. Bawo. Magbawo. So yun yung accommodation nila, yung part na yan. Tapos dito pwedeng magpa-picture ang mga kids. Merong Noah's Ark with animals. Yung lion, si Eva at si Adan. Kasama si Pat. So ito guys ay 480 steps. Ganun siya kataas. Pagod maggawa sa bento. So start na tayo maglakad. So yun guys, 480 steps to. So kailangan pag nagpunta ka dito, prepared ka. Kasi baka mamahimatayin ka. Lalo na kapag mainit like now. Mainit ngayong araw. So, magbao ng tubig, mag-exercise bago pumunta dito para hindi mabigla yung katawan. Meron dito guys kalsada, dito dadaan yung golf cart kung nag-rent ka. Pero kung akitin mo to, yan, dire-diretso ka lang.
By the way guys, since ito ay pilgrimage area, meron mga Station of the Cross. Like ito. Ayan. So isa to sa mga stations na naandito. So kapag mahal na araw, sobrang daming tao dito for sure. Then kung naiihi kayo, ay may comfort room. Yan, ito po yung comfort room. Pwede kayo umihi dyan. Joke lang. Ito yung CR. Kailang maru. Okay. Operational naman. Okay, tuloy na natin ang pag-akyat. Pero tingnan muna natin yung akyat na natin. Ganyan na po siya kataas. I think nasa kalahatian na tayo. Dahil ito na yung cross. Ito pa yung sang station, the crucifixion. Tingnan natin. Yun. Okay, tuloy na ulit tayo sa taas. Iwanan na ako ni Pat. Andun na siya sa taas. Eto guys, sobrang lapit na natin. Sobrang pawisan na tayo. Ganun kataas ang nakit natin. Daming rosary. Oh, sobrang daming rosary. Wow. Ganyang kataas yung inakyat natin. 480 steps. So, puntahan natin yung kanyang highlight. Highlight nito is yung parang heaven. So ito guys, yung papunta dun sa parang heaven. Yan siya. Pasok tayo. So ito guys, yung mababasa niyo dito. Ano kaya? Baba ng flashlight is by sir. Flashlight na wala. Just color the lights. Thank you. Maingay. So bawal ang ilaw dito guys. Pag nandito kayo, i-follow nyo lang yung ilaw. Ayan. Meron dyang ilaw sa left and right. Hindi lang kita. Ayun, kita pala sa video. Ingay yung mga
bata. So pag nandito kayo guys, bawal maingay. Okay, tuloy na natin guys yung pagpasok natin. Did you remember this? Exit na tayo guys. So dito yung exit niya. Okay, so pagkatapos mo bumisita sa heaven, eto na, back to the world. Okay, eto na siya, eto na yung likod niya. So tingnan muna natin yung view dito. So guys, ito yung buong steps na inakyat natin. Tapos yung view niya. Kita dito yung dagat. So pwede ka mag-rest. Kumusta Pat? Pat, nakailang balik ka na dito? 5? Wow. So 5 beses mo na itong inakyat. Dami beses na. Hi guys, ito si kuya na nagwawantay dito sa Garin Farm. Ano pangalan niyo kuya? Jan Simga. Okay po. Hanggang anong oras po itong open? 7 p.m. Anong oras po siya nag-open? 7 p.m. Ah, 7 din. So 7 a.m. to 7 p.m. Kapag summer po maraming tao. Mga March, April. 8,000? 3,000? Isang araw po? Hoy. So kung gusto nyo guys dito mag-pilgrimage, expect nyo sobrang daming tao kapag summer, lalo na siguro yung Semana Santa kuya, no? Yun yung mga 3,000 a day, no? Thank you po kuya. Thank you po. Bye. Alright, tapos na nating bisitahin ang Garin Farm. So pababa na tayo guys.